Yun, kamusta mga lods? Another day, another Mirrorforge tutorial ulit tayo. Today, bigyan ko kayo ng tips paano makapag-gather ng crafting materials for rare items. Kasi diba, ito naman yung part na kailangan nyo na mag-gather, mag-farm ng materials para mabuo nyo isa-isa yung mga rare items nyo. Ito yung sinasabi ko, ito, rare items yan. Yan yung weapon ko, armor, pants, and gloves, and then itong necklace. Saan nyo ba makukuha or bibigyan ko kayo ng tip saan siya mapa-farm. Bale, sa totoo guys, hindi talaga easy mag-farm ng materials lalo na pag rare items na. Pagtsatsagaan nyo siya talaga, minsan days pa nga bago nyo siya makumpleto and bago nyo siya makakraft. Okay, tuturuan ko kayo kung paano. Kung papansin niyo yung items ko, in-upgrade ko muna siya kasi pag rare items na medyo matagal na siya i-upgrade talaga. So habang wala pa akong tier 2, in-upgrade ko muna siya, at least makakatulong siya sa pagpapataas ng power score nyo, and hindi, syempre hindi rin kayo mahihirapan magpa-level. Okay, so pag rare items na, okay lang yan kahit i-plus nyo muna, at least makakatulong yan habang nagpa-farm kayo. Alright, so depende rin yan, kung gusto nyo sundin yun okay din, kung hindi okay lang din naman. Kung gusto nyo tipirin talaga yung dark steel nyo, pwede rin naman. Okay, pero ako kasi ang ginawa ko muna ngayon, kung mapapansin nyo, halos na naabutan ko na yung power score ng aking character, pinalas ko muna siya. At least tataas yung power score niya, mas mapapabilis yung paghahunting ko ng mga materials. Okay, so diretso na tayo. Paano nga ba kayo makakagather ng materials for rare items? So, halimbawa, tignan muna natin ano ba yung farming materials ng or ano yung materials na kailangan. So ito yan, sa bow, ito yung mga kailangan nyo. So kailangan nyo rin ng rare items or rare materials. Alright, so una, ang una kong tip sa inyo, mag-farm kayo sa Magic Square and Sacred Peak. Saan ba yung Magic Square and Sacred Peak? Dito yan, Magic Square, pasok lang kayo dyan. I suggest, lalo na kung mga lobby pa naman, dito lang kayo sa first floor. Tapos saan kayo magpa-farm dyan? Doon kayo mag-farm sa gold or white chamber, yung maliliit na goblin. Parang dual purpose yun. Nagpa-farm na kayo ng copper, tapos may mga drop pa doon na rare materials. Okay, so dual purpose yun. Tapos nagka-copper pa kayo, may ancient coins pa kayong nakukuha doon. Na yung ancient coin, pambibili nyo rin dito sa Space Time Shop. Ito yung Space Time Shop. Alright? So yan, yun yung unang tip. MSNSP, Magic Square and Sacred Peak. Okay, halimbawa na-exhaust nyo na yon. Ang next naman na pupuntahan nyo is yung raid and boss raid. Saan ba yung makikita? Ito, raids. Raids. Ayan. So makikita nyo, may mga drop dyan. Ayan, yung mga yan. Alright? Kung makikita nyo, uncommon siya. Okay lang yan kahit uncommon kasi i-combine nyo naman yan para maging rare materials. Okay? So, i-exhaust nyo lang din yan. Ubusin nyo yung ticket nyo. Pati sa boss raid, ito naman yung boss raid. Diba, meron din yan mga rare items. Kung makaswerte kayo, meron kagad kayong rare na set. Or rare na item na isa, diba? So, ubusin nyo muna yan. Boss raid and raid. Pag naubos nyo yan, ang pangatlo naman na ituturo ko sa inyo or tip is yung missions and requests. Dito sa mission and request, marami ditong rare materials and uncommon materials. Halimbawa, ito, missions. Unahin nyo muna lahat ng mission kung saan map na kayo open. Tulad nyo sa akin. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakuha ko na yung mga rare items dyan. Or rare materials rather. Okay, pag ubus na yung sa mission, apat yan. Merong field, may elite. Ayan, kung mapapansin nyo, diba? Nakomplete ko na siya. Nakuha ko na yung mga materials na kailangan. May labyrinth pa yan. Depende sa map. Alright, may valley pa yan. So, pag na-exhaust nyo na yan, halimbawa, nagawa nyo na lahat, yung map na kaya nyo, nakuha nyo na lahat. Ang pang-apat naman is, nagagawin nyo, punta naman kayo sa mga farming areas. Now, saan ba yung mga farming areas na mga rare materials? Okay? So, pagdating naman sa farming areas, mapapansin nyo kasi, itong mga to, wala talagang site or walang spot na nagda-drop na rare kagad yung idadrop. Ang ipa-farm nyo dyan is yung uncommon. So, alimbawa ito. Ito ang ipa-farm nyo dyan. Itong green. Ito kasi yung nagda-drop sa mob. Okay. So, kung titignan natin siya, click natin. Click source. Or crafting natin siya. Okay. Click nyo yung source. Ayan.
Pag kinilik nyo yung source, papakita niya kung saan nyo siya pwedeng i-hunting. I suggest, based on my experience sa pagpa-farm, maraming drop sa secret passage. Doon kayo mag-farm, doon nyo itambay yung character nyo. Ayan. Ako kasi madalas tumatambay sa Beacon Labyrinth Passage. Ayan, 2-3, 2-1, 2-2. Itambay nyo dyan, maraming drop dyan. And then, bukod pa dyan, madalas dyan magkaroon ng lucky drop. Ano ba yung lucky drop? Yung lucky drop yung marami kayong makukuhang items na sabay-sabay. Halimbawa, lucky drop. Hanap tayo dito ng lucky drop. Okay, yan. Minsan, nakakakuha kayo ng mga crafting materials. Eto, nakukuha nyo itong skill token. Etong spirit token. Yan yung lucky drop. Madalas yan, nakukuha nyo yan sa secret passage. So, yun yung tip ko sa inyo na farming areas. Just in case, ubus nyo na yung MS and SP nyo for the day. Nakapag raids and raid, boss raid na rin kayo. Tapos, yung mission and request, nakuha nyo na rin dun sa map na kaya nyo. Dito na yung final yung gagawin. Itambay nyo na siya sa farming areas kung saan yung source ng material. So, since nga itong mga materials na to is medyo mahirap siyang i-farm, itong blue, ang hinahunt ko dyan is yung uncommon, yung green. So, pag nakuha ko siya tulad nito, i-combine ko na lang siya. So, halimbawa, mag-combine tayo ng isa. Kasi yung kung ahabulin nyo talaga is yung rare na materials, medyo mahirap yan madrop. Halimbawa, ito kulang ako ng isa, diba? Ika-craft ko na lang siya. Ayan. Si meron na kagad akong isa, diba? So, ganun lang siya. Ang i-farm nyo is yung uncommon, then i-combine nyo siya. Kasi mas madalas yung drop nun kesa doon sa blue or rare na materials. Alright? And then, ito naman mga drop na to, yung mismong pang-craft. Makikita nyo sa akin, ito. Ano lang din to, nakukuha ko to sa boss raid and raids. And then, pwede nyo rin siya makuha pag nag-a-unseal kayo. Yung tinuro ko sa last video ko. Pag binili nyo to mga to, dragon material. Pag binili nyo yan and then makachamba kayo ng mga rare, dun din yan nakukuha. Okay, but most of the time, meron din yan sa mission, request, and then race and boss raids. Okay? So, ganun lang mga lot. Rinse and repeat lang. Una, MS and SP, raid and boss, mission and request, then farming areas. And then, tsagaan lang din. Don't expect na within the day, mabubuo nyo siya or makukompleto nyo siya. Basta itambay nyo lang guys kasi ito talaga mere for grinding game talaga siya. No, matagal-tagal talaga siyang laruin para makompleto nyo. And sa mga nagtatanong din yung necklace ko, kung saan ko siya nakuha, kung makikita nyo itong blue. Dito yan sa snake pit, pakita ko sa inyo kung saan. Pag nakarating na kayo sa snake pit, halimbawa tapos nyo na yung main quest, nakarating na kayo sa snake pit, ito yung gagawin nyo, dalawang quest yan. Nasaan ba yun? Snake pit. Oops, sorry. Snake pit request pala siya, ito. Una nyong gagawin itong suspicious woman. Madali lang yan guys. Wala kayong papatay na mob. Usap quest lang yan. Then hahanapin nyo lang yung item. Suspicious woman. Tapos ma-unlock nyo na itong unwelcome guest at snake pit 1. Ganun lang din yan. Hahanapin nyo lang yung parang item sa map or yung tomb sa map. And then tapos na kagad yung quest. Makukuha nyo na itong free rare necklace. Okay. So dyan ko yan nakukuha. Sa mga hindi pa nakakuha. Basta makarating na kayo ng snake pit. Alright? So, ayan guys. Kung mapapansin nyo, hindi pa kompleto yung set ko. Pero nahabol ko na yung power score ko. Ayan, 47. 47,000 na rin. Ito yung aking training. Kung mapansin nyo. Ayan. Yan ang inuuna ko talaga guys. Madali lang talaga magpa-level eh. Pero itong inner force and constitution, yan talaga yung nilalagari ko everyday. Alright? So, yan muna yung tip natin for the day. Kung meron pa kayong mga gusto pang malaman, tutorial, and gusto nyo pa malaman tips, paano ko pinatataas yung power score ko, or mga materials na binibili ko, comment lang kayo guys, and sasagutin natin yan. Sa mga nagpapa-shoutout pala, gumawa na ako ng shoutout video, and then yung mga susunod na lang, next compilation ko kayo gagawan, para meron din kayong sariling shoutout video guys. Alright? So hanggang dito na lang muna ulit. Salamat sa suporta niyo mga lords. Peace out. Happy gaming.